ay Biyernes, February 24, 2023, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay, ito po ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 58, verses 1 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y umahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pangaalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos ubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong mga sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pagka kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, tayo po ay nasa ikatlong araw na ng ating pagpasok sa panahon ng Kwaresma. At dito, no, magandang mapaalalahanan tayo dahil nga bahagi ng marami tayong ginagawa, no, kapag panahon ng Kwaresma, lalo tigit sa panahon ng mga mahal na araw. So, pero dito po ay pinapaalala sa atin ni Propeta Isaías, no, mula sa mensahe ng Panginoon, na baka mauwi lang sa wala yung ating pong pag-aayuno. Sabi nga dito, ang tanong, bakit nag-aayuno pero parang hindi tayo pinapansin ng Panginoon? Pero ang sagot ng Panginoon, dahil nga ang layunin, no, ang pangunahing layunin ng pag-aayuno ay pansarili pa rin. Ayuno ng ayuno, pero yung ugali ay hindi natin binabago. Yung ating pakikipagkapwa-tao, hindi rin natin ini-improve, no, na mas maging mabuti. So, gaya nga niya, no, marami tayong pag-aayuno na ginagawa. Yung hindi pagkain, pag-aayuno na gusto natin magposisyon ng nakapaa, gusto natin may mga paghahampas sa sarili, pagpapasa ng krus, yung iba nagpapapako sa krus, nagbibisita iglesia tayo, no, naglalakad ng malayo kasi nga gusto natin na pakinggan tayo ng Diyos itong mga sakripisyo natin. Pero huwag sanang mauwi din sa wala, no? Nasabi nga, hindi tayo papakinggan ng Diyos at hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa nating pagpapahirap sa ating sarili kung hindi rin naman natin siya susundin o pakikinggan. Ang gusto niya, no, tayo po ay maging mabuting kapwa, no, sa ating kapwa. At yun sana yung masutukan. Di naman po sinasabing itigil natin yung mga ginagawa natin ng mga pag-aayuno, kundi mas
lawakan natin ang ating pangunawa. Kasi kumbaga, kung taon-taon na natin ginagawa ito, pero walang nababago sa atin, baka kailangan talaga natin na suriin mabuti kung para saan nga ba. Halimbawa po, no? Sa pag-aayuno, sa paraan na hindi pagkain, ito ay isang bagay na hindi tayo kumakain para lamang sa sarili natin na ay, hindi ako kakain, at least papayat ako, no? Baka yun ang reasons. Kundi ang panawagan, kaya hindi tayo kumakain para ang iba naman ang makakain. So yung mga pagkain na dapat natin, gustong-gusto natin kainin, hindi natin kakainin at yan ang ibabahagi natin dapat sa iba. Ganun yung may pinapupuntahan, no? Hindi na tayo mamimili muna ng kung sa mga taong mahilig mag-shopping o kaya naman yung mga may mga damit, no, na marami na na kailangan ng ibigay sa iba. Ganyan yung pag-aayuno, no? Hindi yung naglalakad ka ng tinitiis mo ang init, ang init ng lupa, ng araw, tapos wala namang pagbabago sa atin, yun yung dinidiscourage at sana maituwid at maitama natin sa panahon ito ng Kwaresma. Yung magdasal, kaya nga mahalaga po yung pagdarasal para mas maging malinaw yung motivation. Ano ba ang dahilan? Bakit ka mag-aayuno? Para saan? Para kanino ba yan? Pero muli, no? Sana mapagdesisyonan din natin ng mabuti, ng tama, nang naaayon sa ating pong Panginoon. Panginoong Hesukristo na nagsakripisyo at aalalahanin natin ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa ating kaligtasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.